Magandang araw po sa inyo mga tagapanood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. At upang sagutin po yan, nandito po ang isa sa mga abogado ng ABO Law Firm. Please welcome Attorney Sheila Domingo of the ABO Law Firm. Good afternoon, Attorney Sheila. Thank you for joining us this afternoon. Hello po. Good afternoon, Attorney Benkaiko and Ms. Annie Rentoy. Good afternoon. Good afternoon po. So, para po sagutin ang katanungan, yes, kung ang infidelity ba sa vowsy ay para lang po sa mga legally married couple or hindi po ba siya applicable sa mga live-in partner lang. So ayon po sa RA 9262 o yung tinatawag nating violence against women and children, yung violence po na pinaparusahan dito sa batas nito ay yung pang-aabuso na pwedeng gawin ng kahit sinong tao sa babaeng kanyang asawa, dating asawa, o sa isang babae whom that person has a sexual or dating relationship. Yung term po na dating relationship dito sa batas na to ay piniliwanag din bilang isang sitwasyon na tumutukoy sa dalawang partido kung saan sila ay namumuhay bilang mag-asawa. So yung mga live-in partners po natin ay dito papasok sa dating relationship na to. Hindi naman po nilimitahan ng batas o kaya ng Korte Suprema na ang vowsy ay limitado lamang sa mga mag-aasawa. And malinaw naman po yung batas na ito ay applicable din po sa mga babae whom the person or the offender has a sexual or dating relationship. Paano po sila makakahingi po ng tulong? Kasi marami po dyan, mga battered women, hindi nagre-reklamo, kagaya nga po nito si Joanne, aba eh, matagal na palang nangyayari sa kanya, hindi po niya sinusumbong sa kanyang nanay. Ano po ang ma-advise po ninyo? Bale, under din po sa batas nito, RA 9262, ang batas po na ito ay nagbibigay ng ibang pagtulong sa mga babae at mga kabataan nakakaranas ng pang-aabuso. Ang una po ay yung pag-file natin ng criminal case under violence against women and children. Nakadetalyado po sa batas yung mga specific acts kung ano-ano yung mga papasok under dito. Another possible solution na binibigay ng RA 9262 ay yung pag-provide po natin ng mga protection order such as our barangay protection order, temporary protection order, and permanent protection order po. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po.